Tapos saka natin i-finish. Ewan ko paano kayo mag-ano. Ganito kasi ako mag-ano. Ayan. Ayan. Pwede pala kayong gumamit nito, guys. Actually, may ganito kami dito, si antidote. Ito talaga yung ginagamit. Kaya lang, since kung beginner kayo, wala pa kayong mga tools, pwede kayong gumamit ng spatula muna. Pwede na kayong gumamit ng spatula. Pero kung gusto niyo mas maayos, mas maganda, may ganito kayo. Ayan, ang tawag dito, ate? Scraper ba tawag? Ayan. Ayan. So, ito kahit hindi masyadong makinis. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, dahil basic decorating lang to, lalagyan lang natin, gagamit tayo ng spatula ulit. Depende kung gusto nyo malaki. So, pwede nyo itong gawing design sa gilid. Ayan. Pwede nyo siyang gawing design. Ayan. Hindi ko na siya masyadong kininis kasi guguluhin din natin yan. Ayan. So, pwede tayong gumawa ng ganyan. Ayan. Ayan. So, kung may fresh flower kayong itutusok dyan, pwede na yan. Ayan. Or, pwede nyo rin itong lagyan ng design dito. Ayan. Ayan. So, maglagay na lang kayo ng fresh flower or kung anong gusto nyong ilagay and kung gusto nyo ng toppers like halimbawa yung mga happy birthday or wedding cakes, pwede na rin. Ayan. So, ito, example lang to guys, pero pwede nyong gawin, may pwede pa kayong gawin gamit ang spatula. Pwede rin siyang pataas. So, ipo-cover ulit natin siya. Ayan. Mga simpleng design lang to, ha. Ayan. Ayan. I-cover lang natin to ulit para sa pangalawang design natin na pwede nyong gawin as a beginner. Ayan. Cover lang natin siya ulit. Ayan. Pwede kayong gumamit ng mainit na tubig para mas mabilis nyong pakinisin yung cake nyo. So, hindi na tayo gumamit ngayon, pero kung gusto nyong mas makinis, pwede kayong gumamit ng mainit na tubig. Ayan. Mainit na tubig, pwede na rin. Ayan. Ito naman, pwede nyo itong gawin kung wala talaga kayong pang-decorate pa. Kasi, hindi masyadong maganda pag masyadong plain yung gilid natin. So, ito naman pwede nyo gawing pataas. Ayan. Ayan. Ayan, no? Ayan. Ganyan lang siya. Ayan. So, may dalawang... Pwede na rin ba? Maganda. Mabilisan nga lang eh. Hindi, maganda. Tapos, try nating lagyan ng... Happy
Happy birthday dito sa taas. So, ito napakasimpleng design lang nito. Siguradong kayang-kaya nyo to sa bahay. Ayan. Tol, alam nyo naman yung recipe ng buttercream na ginawa ng Auntie Lou. And syempre, kung para sa mga susunod na content, meron ka na bang tinurong cake sa kanila, Auntie Lou? Miss yun. Eksakto, kompleto na kayo. So, eto, pwede nyo itong gawing personal pag may mga handaan sa inyo or kung gusto nyo gawing negosyo. Yeah. Ayan. Lalo sa mga nasa Pilipinas dyan. Ayan. Sobrang legit na masarap to at sigurado magkakampay ng customer nito. Ayan. So, meron na tayong dalawang klaseng design gamit ang spatula. Ngayon, since meron tayong tira, yung ganache na ginawa ni Auntie Lou, gagawin na natin siyang drip cake. So, napakadali lang ng drip cake, no? Kailangan lang natin ng chocolate. Ayan. Pero syempre, kikinisin muna natin ulit. Diba? Gamit na gamit yung cake natin. Ayan. Kikinisin ulit natin yan. Para maganda siyang lagyan ng drip. Drip? So, fast and furious. I-cover lang natin siya ulit. Kailangan ba muna frozen ang cake para mag-drip? Sa akin, kahit hindi. Pero mas maganda, mas malamig siya para kontra. Kasi minsan, yung ganache, medyo mainit. Tapos yung cake malamig para pag-drip mo, tumitigil agad siya. Hindi siya magtuloy-tuloy sa side. Sa side. So, mas advisable talaga. Mas advisable malamig yung, ano, yung cake. Oo. Try natin gamitin itong ano ni Auntie Lou para masubukan natin ito. Kasi wala akong ganito eh. Ayan, subukan natin. So, ito yung ginagamit ni. Ayan, ibang-iba talaga pag may ganito. Ganda. Hindi ako gumagamit ito kasi wala. Wala akong ganito. Kung meron siguro, gagamit din ako. Okay, so ayan na siya. Pwede na yan. So, gagamit na tayo ng ganache. Make sure lagi yung board nyo laging malinis. Okay, dito natin muna to. Ngayon, pwede tayong gumamit nitong piping bag. Ayan. Pero kung wala kayo nito, pwede rin kayong gumamit ng parchment paper. So, ito. Pwede kayong gumamit nito. Ayan. Para mas makatipid din kayo. So, ipod lang natin siya. So, rectangle lang. Okay, tapos gagawin natin siyang cones. Ayan. So, ito, hawakan nyo lang dito sa gitna. Ayan. And paikutin nyo lang siya sa loob. Sa loob kayo ahawak. Ayan. Okay. Tapos meron na kayong piping bag or cone. Ayan. Tapos saka natin ilalagay yung ganache. Ayan. Diba? Oh. Ayan. Oops. Pinulis. Tapos, ayan na. Meron na ka ng cone para sa drip. So, ayan, ginupit lang natin siya ng maliit. Ayan. Para kontrolado natin yung tulo. Yung tulo? Kontrolado. Ayan. So, ayan lang. Napakasimple. Ayan. Napakaganda nitong ganache ni Ate Lou. Alright. Napakaganda. Saka natin ilagay. Ayan. Tapos, gamitan na natin ito. Ang tira. Parang ginawa talaga itong ganache na ito para dito sa cake na ito. Eksakto. Ayan. Tapos, saka natin i-spread. Spread. Wow! Grabe. Solid. Solid yan. Amazing. Ayan. Kailangan
since eksakto lang ito. Walang sayang. Ayan. Tapos, saka natin paikutin para mag-ano siya, lalong tumulo. Ayan. Itap lang natin ng konti. Meron ka ng drip cake. Ayan. Pwede kang maglagay ng mga chocolate sa ibabaw kung may mga tubleron kayo dyan. Assorted chocolate. Ayan. Pwedeng-pwede na siya. So, ito na po yung ginawa natin na drip. Ayan. Ngayon, lalagyan natin siya ng lettering. Ayan. Or message. Message ba tayo? Yeah. Ayan. Ito yung ginamit natin kanina paggawa nitong drip na to. Ngayon, gagamitin ulit natin yung wax paper. Oh, parchment paper. Ayan. Buttercream din yung gagamitin natin. Kung ano yung ginamit natin pang frosting o pang coat, yun din ang gagamitin natin. So, all in one to. Lahat ng tinuro sa inyo, nagamit natin sa isang cake. Kagaya ng ganache, yung butter, pati yung cake, kompleto na kayo. Ayan. So, ito yung mix lang muna natin siya ng mabuti. Ayan. Kailangan wala siyang mga particles. Ayan. 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 So. Okay. Ngayon, susulatan na natin siya. Ayan. Ito yung madalas na isulat sa cake, yung happy birthday. Ayan. Pwede kayong magsulat ng naka-flat, pero kung hindi pa kayo sanay, pwede kayong maglagay ng patungan. Ayan, pwede tayong gumamit nito para medyo slanting siya. Ayan, para mas duwelo kayo. Okay, sige. Susulatan na natin. Happy birthday. Ayan. Tapos, ayan. Pwede kang maglagay dito ng border. Kung or sprinkles. Or sprinkles. Mm-hmm. Kahit ganito lang, ayan. Ang laki kasi ng impact ng ano, ng lettering sa cake. Kahit napakasimple yung cake nyo, basta maganda yung dedication nyo, magiging mas, ano siya, elegant. Tapos pwede na kayo dito maglagay kung maglagay kayo dito ng mga dots sa limang ano dito. Sa Wilton kasi yung 4D. 864? Yeah, 864 sa ibang brand. 864 Korea. Korea? 864 lang. Korea, 864. Tapos gagamit tayo nito kasi ito lang, kunwari, meron kayong tip. Ito, ang ano nito, 864. Ito siya. Okay, 4D. Oo, kung wala kayong decoration, pwede kayong gumamit dito pang border o... Ayan. Ito, sample lang to, pero marami kayong option, depende sa tip nyo. Ayan. Gumamit na tayo ng, ano, ng plastic. Ayan. Ayan. Ito, pang beginner lang to, lahat ng ginamit natin dito, tinuro na ni Auntie Lou. Pero ba dun sa cake? Cake din. Oh, sa cake din. So, meron na kayong isang buong idea. Ito, idea lang to. Pero, syempre, gamitin nyo din yung creativity nyo.
At sasabihin ko, huwag puro asa ng asa. Ayan. Tapos pwede kayong, ayan, kunwari, lagyan mo dito ng ganyan. Tapos dito naman, alternate lang siya. Okay na siya. At least nagkaroon ng konting labor. Dito rin, pwede nyo itong gamitin. Para maanahan lang ng flame ng design. Meron ka ng isang buong cake na pwede nyong ibenta o pangregalo. Alright mga ka-bakers, may dagdag kaalaman na naman kayong natutunan ngayon from the expert himself, Raymond Cortez ng MomonTV. Don't forget to follow him at I'll let you do the talking. Ayun, maraming salamat Auntie Luna una sa pagkakataon na makasama ko kayo dito. And syempre, tayo willing tayong mag-share ng mga knowledge natin lalo sa mga kababayan natin diyan sa Pilipinas lalo sa panahon ngayon, 'di ba? Mas kailangan natin ng extra mapagkakakitaan. So malaking tulong tong channel mo na to para sa mga kababayan natin or sa mga willing mag-bake or sa mga nag-uumpisa pa lang. At least sabi ko nga okay na yung may magturo sa inyo at least nalagdagan niyo yung knowledge niyo. Ayun, tanggap lang na tanggap ng mga idea. At pero at the end of the day, nasa inyo pa rin kung ano yung gagawin nyo, ano yung susundin nyo sa lahat ng natutunan nyo. Ayun. Ayan, tama-tama ang sinabi mo. Pero be patient lang po sa mga nag-uumpisa kasi hindi lahat ng ano sa first time na nag-cake decorate na nakukuha ka agad. It takes a lot of repetition po. Ano? Hindi siya overnight. Hindi po matututunan overnight. Yeah. True. Lalo na si Raymond, he has a lot of experience. And ako rin po, 5 years na rin ako nagde-decorate, pero mas expert pa po itong katabi ko. Anyway, pag may mga kasagot at katanungan po kayo, sasagutin namin, mag-comment lang po kayo sa baba. And also, turn on po nyo yung notification bell na nandito para po nanonotify kayo pag may bago kaming mga episodes. Okay? Maraming salamat! Mabuhay mga Pilipino, lalo na't mga Oragon! Bye!